Nagkaroon ng napakalakas na bagyo sa Shanghai, China, noong Monday, kahapon, September 16. At ang bagyong bibingka ay dumapo doon sa Shanghai ng alas 8 pa lang ng umaga. Pagka-alas 11, napakalakas ng hangin na nagbagsakan ang mga bubong at ang mga kotse ay nadadala. Lahat ng mga payong ay nabaliktad. Mga puno na uproot na wala sa kanyang lugar. Ganito kalakas ang bagyong bibingka. 159 winds per kilometers. Wow, napakalakas. Tingnan mo naman. Ito, ikakasal. Hindi natuloy ang kasal. Dahil sa sasakyan, hindi sila makapasok. Tingnan mo naman, tinatangay ang tao. Parang Mary Poppins. Ganyan kalakas. Kasi, tigas ang ulo nila eh. Magnanakaw sila ng lupa eh. Ayan tuloy. Ang kalikasan, nagagalit sa kanila. Ayan, makikita nyo kung gaano ka lakas ang bagyong bibingka. Lahat ng mga aircon, ayan, nagsayawan, nahulog, nagsayawan. Kuha ito mula sa isang building, nakita yung mga aircon. Ayan, natanggal sa kanyang mga kinalalagyan. Tapos, yung mga bahay na hindi tumutulo, tumutulo na. Pinasok ang loob ng kanilang mga tahanan. Yung mga kristal nagbasagan. Yan, tinan mo mga aircon nila, oh. Ako, napakadelikado. Kahit nasa loob ka ng bahay, takot na takot ka. Kasi mostly ng mga bintana nila, mga kristal. Kaya natatangay siya ng hangin. Ang lakas ng hangin. Ayan, puro basag ang mga kristal. Napakadelikado. Kahit sa loob ng bahay, ito makikita mo sa loob ng bahay. Doon sa Shanghai. Kahit hindi tumutulo, ngayon tumulo na doon sa Shanghai. Naglilinis ang bawat isa sa loob ng tahanan nila. Ngayon lang ito na-experience nila. For the past 75 years daw, ngayon lang nila ito naranasan. Ang pagkaroon ng ganito kalaking bagyo sa Shanghai. Usually, ang bagyo napupunta sa south, hindi napupunta sa Shanghai. Kaya ito, nagulat silang lahat. Dahil hindi sila nagkakaroon ng bagyo eh, sa Shanghai. Ngayon lang nangyari, tinan mo naman itong building na to. Natuklap ang kanyang, natuklap ang kanyang pintura. Bagsak, mabuti hindi nabagsakan yung tao. At itong mga truck, ayan, muntik na mag, ayan, nadadala siya ng hangin. Kahit yung mga nagmumotor, hindi kaya. Bakit pumasok pa ito sa opisina ng mga taong to? Ito naman, kuha ito sa Shanghai Tower. Ang Shanghai Tower ay may 600 meters kataas at 120 floors. Nagigewang-gewang dahil sa saklakas ng hangin. Mabuti hindi bumagsak. Ayan o, ang Shanghai Towers, isa sa pinakamataas na building sa buong mundo, 120 floors. Naku, pati yung tao nadala. Wow, ganong kalakas itong bibingka. Yan, ito ay sa loob ng, ito ang taas ng Shanghai Towers. Yan, structural height of 580, total weight of 850 tons. Located at the top. Yung dumper naman is located at the top of 126 floor. Imagine 126 floor. Mataas na mataas ang Shanghai Tower. Yun.
Yan, gumigewang-gewang siya. Pero kasi ang Shanghai Towers ay na-construct talaga na iwas lindol. Kaya kahit pa may lindol, kahit pa may malakas na hangin, ito ay sumusunod lang siya sa pag-ano ng hangin. Pero hindi siya bumabagsak. Katulad din ng Shanghai World Finance Center. Ganun din, gumigewang-gewang din. Pero maganda kasi yung pagkagawa nila sa China ng mga building nila. Mga talagang matitibay. Kaya kahit na ilang bagyo ang dumaan, talagang hindi sila natitinag ang mga building na gawa ng mga engineers doon sa China. Ito ay sa Shanghai, China. Kahapon ito, September 16, na dinalaw sila ng malakas na bagyo ang bagyong Bibingka. Isa sa pinakamalakas na bagyo simula nung 1946. Sabi ng mga taga-China, ngayon lang daw sila nakaranas ulit ng ganung kalakas na bagyo. Ayan, kaya dapat magsisi na sila sa mga kasalanan nila para alagaan sila ng Panginoon. Ayan, nagkakaroon sila ng natural disaster na kakaiba. Meron man tayo dito sa Pilipinas pero hindi kasi lakas ng kanilang nararanasan ngayon doon sa Shanghai. Kasi kahit naman malakas ang bagyo, natatapos din yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Prayers lang. Pray lang kayo ng pray. Huwag kayong bibitaw. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, huwag kayong bibitaw. Tinan mo, yung aso hindi makalakad. Yan, yung mga bintana nagkakandahulog. Kaya delikado. Oh, yung isa, kumukuha lang na pagkain, hindi na nakabalik. Kasi ang lakas ng kanyang ihip ng hangin. Ang lakas. Ito, mga nagpunong, nabagsakan. Mabuti, hindi nabagsakan mga kotse. Siguro mayroon din kotse na bagsakan. Insured naman sila eh. Kaya kailangan na insure ang sasakyan talaga. Ayun, makikita nyo na uproot yung mga puno. Pero sa Shanghai kasi or sa China, uy, itong lalaking to hindi makalabas. Baka mahampas siya nung gate, revolving gate na yun. Sa Shanghai kasi, yan, ngayon na inaano sila ng napakalakas na ulan. Natakot ang mga naniraan sa Shanghai, mga Chinese, kasi yung karangang bagyo ay napakalakas na ngayon lang nila naranasan sa loob ng 149 years. Ngayon lang ulit na ulit daw ito. At ang lakas-lakas daw ng hangin naging more than 150. Ang lakas, ayan, kahit tao na dadala. Pero nakakapagtaka nga naman, bakit alam nilang may bagyo, bakit pa sila nasa labas? Yung ba nagpakamotor pa? E bago naman mangyari yan, binigyan sila ng warning na magkakaroon ng malaking bagyo.
ganyang kalakas ang bibingka sa China. Talagang sa loob ng 149 years, sabi nila ngayon lang sila nakatikim ng ganun. Kaya panalangin tayo na hindi tayo makaabot ng ganung kalakas ng mga bagyo. Meron pa daw parating sa kanila na tatlo pang bagyo ngayong buwan na to. Kaya pasalamat tayo. Ganito lang nararanasan natin. Babala na siguro ito sa kanila na kailangan sila ay maging mabait at mapagkaibigan sa mga kalakip na mga kalapit na mga bansa. Kaya sila ay pinupukaw ngayon sa pamamagitan ng bagyo. Ang daming na stranded na mga pasahero kasi lahat ng 50 plus na ano daw plane na na stop at saka yung mga trains nila na stop din sa araw na yun kahapon, in-stop lahat 'yon.